Kapag ba may trabaho ka, ligtas ka na. Kapag ba meron kang pera, ligtas ka na. Kapag ba meron kang kayamanan, ligtas ka na. Tandaan po ninyo, hindi po kayamanan na makapagliligtas sa atin. Sabi po ng Gawa 4:12, walang sino man sa mundong ito makapagliligtas sa atin kundi si Jesus lang. Tandaan po ninyo, hindi po kayamanan na makapagliligtas sa atin. Sapagkat kapag namatay po tayo, hindi po natin madadala yung kayamanan at pera. At kung anong mga bagay na meron po tayo ngayon. Yan po ang sinasabi po ng Bible. Ipinanganak tayong walang dala, mamamatay po tayong walang dala. Yan po ang katotohanan. Hindi po natin hawak ang buhay. Kaya habang hindi pa uli ang lahat, buhay ka ngayon, binibigyan ka ng Diyos ng pagkakataon para ipagkatiwala mo ang buhay mo sa Kanya. Hindi sa lahat ng panahon at oras, nandito tayo sa ibabaw ng mundong ito. Dumarating ang kamatayan, biglaan ang hindi po nating inaasahan. Hindi po natin alam kung bukas buhay pa tayo. Kaya nga, habang hindi pa uli ang lahat, ipagkatiwala na po natin ang ating buhay. Sapagkat nais ng Diyos na lumaya tayo sa kasalanan at lumaya tayo sa sakit na nararamdaman natin. Nais ng Diyos na tayo Kanyang makasama balang araw sa Kanyang kaharian. Tandaan po ninyo, only Jesus is the only way to heaven. Sabi ni Jesus sa John 14:6, I am the way, the truth, and the life. And no one comes to the Father except through me. You need Jesus. Siya ang kailangan mo. Ito po ay libre po at wala pong bayad. Bakit kailangan natin si Jesus? Tayo pong lahat ay makasalanan na nangangailangan ng kaligtasan. Alam niyo po, 2,000 years ago, the Son of God, Jesus Christ, He came to this world and He died on the cross of Calvary because of our sin. Dumating siya, sabi ng Marcos 10:45, para hanapin ang mga makasalanang tulad mo, tulad ko at tulad nating lahat. Para akuin yung mga kasalanan natin na imbis na tayo yung maparusahan, na imbis na tayo yung mapako sa krus ng Kalbaryo, ang umako na ito dahil gusto niyang lumaya tayo, gusto niyang magkaroon tayo ng bagong pag-asa. Nais niya na tayo po hindi pumapahamak. Dumating siya para akuin yung mga kasalanan natin. Dumating siya upang i-veil yung relasyon natin. Hindi siya dumating para magpatayo ng religion. Dumating siya para ayusin yung relasyon natin, ayusin yung relasyon ng tao sa Diyos Ama. Bago ang lahat, inako niya muna yung problema. Ano yung problema? Ito yung pinakamatinding problema ng tao, pinakamatinding sakit ng tao. Ano po yun? Yung kasalanan. Yung kasalanan hindi po kayang operaan ng doktor yan. Yung kasalanan hindi kayang gamutin yan ng medicine at ng mga gamot. Kaya nga po, mga kababayan, yan yung inako ni Jesucristo. Siya'y napako sa krus ng Kalbaryo, dala-dala yung kasalanan natin. At siya ay namatay at nabuyabok ang kanyang banal na dugo na siya naghugas ng ating mga kasalanan sa ikatutubos at ikapapatawad po ng ating pong mga kasalanan. At alam niyo po, siya po ay inilibing at sa pangatlong araw, siya po ay muling nabuhay upang sa ganoon bigyan po ng napakalaking pag-asa na ang sinumang pong sasampalataya sa kanya ay magiging matuwid sa paningin ng Diyos. Siya yung kailangan natin. Kung nais mong mapunta sa kanyang kaharian balang araw, you need Jesus. Kaya sabi ni Jesus, I am the life, according to John 14:6, I am the way. Siya yung kasi hindi po natin mabibili ang kaligtasan. Hindi mo mabibili ang kaligtasan sa Mercury Drug, hindi mo mabibili ang kaligtasan sa SM, hindi mo mabibili ang kaligtasan sa tindahan at sa palengke. Yan po ay libreng kaloob ng Diyos sa sino sasampalataya kay Jesucristo. Hindi ko po pinumot dito ang religion. Hindi po religion ang papasok po sa langit. Pasok po doon ay yung pong mga taong sasampalataya at susunod kay Jesucristo. Yung nais mong hindi mapahamak ang kaluluwa mo. Kasi ang mindset po kasi ng tao, ang alam po natin, kapag namatay tayo, is tapos na ang buhay. Hindi po. Pag namatay po tayo, ang physical na katawan po natin mabubulok sa sementeryo, babalik po yan sa likabok. Ang ating espiritu ay babalik sa Diyos at ang ating kaluluwa, mananatiling buhay po yan at haharap po yan sa hukuman ng Diyos na sinasabi po ng Hebreo 9:27. Minsan lamang mamamatay ang tao pagkatapos ay ang paghuhukom. Nakatakda na po yung kamatayan sa atin, pero mananatiling buhay ang ating kaluluwa. Nahaharap po yun sa hukuman ng Diyos. Ngayon ang tanong, ligtas na ba? O sigurado na bang ligtas ang ating kaluluwa? Nais mong hindi mapahamak ang iyong kaluluwa. Kung nais mong maligtas ang iyong kaluluwa, siguradong ligtas ang kaluluwa mo. Kailangan mo si Jesus. Tumugon ka sa panawagan ng Diyos. Ano? Una, magsisi ka. Sabi ng Acts 3:19, repent and return to God. Before it's too late, you must repent and return to God.
Kasi pag di natin pagsisisihan ang kasalanan, mananatili ang galit at puot ng Diyos sa atin. Kasi pag aayaan natin at aalagaan natin ang kasalanan sa puso natin, alam niyo po, mapapahamak yung kaluluwa natin. Yan yung magtutulak sa atin para mapahamak yung kaluluwa natin. Remember, dumating si Satanas, sabi ng John 10:10, para manira at pumatay. Gustong-gusto ni Satanas na inaalagaan natin yung kasalanan, maski yung maliit man yan o malaking kasalanan. Parehong kasalanan yan. Kailangan natin taliktan yan at pagsisihan. Aminin natin sa Diyos na tayo makasalanan na nangangailangan ng kaligtasan before it's too late. Kasi pag inalagaan mo yan, yan ang kasi tignan nyo ah, nag-i-enjoy tayo sa kasalanan. Enjoy now, suffer later. Ayaw ng Diyos na mag-enjoy tayo. Tuwang-tuwa si Satanas pag nag-i-enjoy tayo sa kasalanan, pero nalulungkot ng Diyos. Gusto ng Diyos na iwaksin na natin yan, iwan natin yan, dahil hindi, walang po makakapunta sa karya ng Diyos na merong dungis, maliit man yan. Ano sabi po ng Mateo 5:8? Napalad ang may malinis na puso sapagkat makikita nila ang Diyos. Take note, makikita nila ang Diyos. E paano mo, hindi mo makikita ang Diyos palang araw, kundi ang impyerno. Kasi may dungis ng kasalanan ang puso natin. I would like to tell you, ikaw man yung pinakagwapo, pinakamagandang tao sa balat ng lupa, pero may dungis ng kasalanan ang puso mo, pangit ka sa harapan ng Diyos, kahit maganda ka sa mata ng tao, tama? Ikaw man ang pinakamapangit sa tingin ng tao, ha? Pero malinis ang puso mo, ikaw ang pinakamaganda at gwapo sa paningin ng Diyos. Amen? Pangalawa, sumampalataya ka sa Panginoong Hesus. According to Acts 16:31, sumampalataya ka sa Panginoong Hesus at maliligtas ka. Ipagkatiwala mo ang buhay mo sa Kanya. Kasi ang sino magsasampalataya sa Kanya, sabi ng Roma 10 verse 11, hindi ko sa taong akala mo mamahalin ka, pero sabihin ko po sa inyo mga kababayan, pag ipagkakatiwala mo ang buhay mo, hindi ka mabibigo kay Jesus Christ. Hindi ka mabibigo sa Kanya. Hindi aksidente narinig mo to. Hindi aksidente to. Sabihin ko sa iyo, buksan mo ang tainga mo para mapakinggan ang katotohanan. Buksan mo ang iyong mata para makita ang katotohanan. Buksan mo ang puso mo para pumasok ang mabuting balita. Dahil sabi ng Roma 1.16, ang mabutang balitang ito, ito ay kapangyarihan ng Diyos na siya magpapabago sa sino mang sasampalataya kay Yesu Kristo. Kung nais mong hindi mapahamakan yung kaluluwa, ipagkatiwala mo ang buhay mo sa Kanya. Amen? Si Jesus lang ang kailangan natin. Magkaroon tayo ng malalim na relasyon sa Kanya. Ngayon, natamasa mo ang pinakamagandang trabaho, natamasa mo, marami kang pera, take note, hindi mo mabibili ang kaligtasan. Hindi porket may pera ka, mabibili mo na ang lahat-lahat ng bagay. No, ang pera, hindi mo mabibili ang buhay na walang hanggan, hindi mo mabibili ang kaligtasan. Ito, ang kaligtasan, ito'y libreng kaloob ng Diyos sa sino mang sasampalataya kay Hesukristo. Ang kaligtasan, ito ay biyaya ng Diyos para magkaroon ng buhay na walang hanggan sa sino mang sasampalataya kay Hesukristo. Kailangan natin si Jesus Christ.